sabi nila, bakit sa rekto hindi naubusan ng plastic? Daig pa kayo ng rekto. Department of Transportation o DOTR nagpaliwanag na tungkol sa isyo ng papel na lisensya. Sa pag-uusap nila DOTR Secretary Jaime Bautista at LTO ASEC JR Tugade Jr. kasama si Senator Rapi Tulpo, na pag-alaman na hindi pa pala handa ang LTO sa pagbili ng mga plastic card. Kahit kunin man o hindi ng DOTR, ang pagproseso dito ay magkakaroon pa rin daw ng shortage. DOTR, sinusulong ang good governance, kaya naman nagpalabas ng special order upang sila mismo ang magproseso ng mga bidding ng mga plaka at plastic cards. Sa kanilang pag-uusap ay nalaman din natin kung sino talaga ang may pagkukulang. Pero taong bayan pa rin ang talo. Pakinggan natin ang kanilang pag-uusap tungkol sa isyu na ito. Magandang hapon po, Secretary Bautista. Good afternoon, Senator. Ito po'y follow-up dun sa aming tinatalakay na kaso dito past few days tungkol po dun sa mga lisensya na ngayon po ay ini-issue ng LTO ay papel na lamang at dahil kapos na po sa plastic at ito po ay gawa nitong Special Order 2023-088 na yung bidding ay inakit na po sa DOTR mula sa LTO na dati naman po LTO to at walang problema maging daw po sa plaka. Ano pong reaksyon niyo, Secretary Bautista, sir? Alam niyo po, Senator, yun pong bidding ng plaka ay hindi dahil nag-issue kami ng Special Order, no? Alam niyo po, yung bidding pala nitong plaka at mga ID cards ay dapat ginawa as early as September, no? Noon po nag-issue kami ng special order, no? Ay hindi pa rin nagsisimula ang bidding ng mga ID cards at mga plaka, no? Nagkataon naman na nag-issue nga kami nitong ganitong special order, no? Ngunit kahit na nag-issue kami ng special order, kung ang LTO ay nag-submit ng mga requirements, ay dapat nagawa po namin kaagad yan. No? Unfortunately, yun pong terms of reference ay hindi daw available kaagad. No? Ibig sabihin, hindi pa ready ang LTO sa pag-procure nito. No? Kaya po, na-submit po sa amin sa Central Bids and Awards Committee ng DOTR, yung Terms of Reference, late March na po. No? Pero kung naisubmit nila yan ng mas maaga, kung ready sila as early as January, ay dapat nagawa po natin yan noong January. January 26, 2023 po, nang mag-issue kayo ng Special Order 2023-088 at ang reason daw po for good governance. So marami pong nalilito, maging yung mga viewers po namin nung manunod at that time, nung talakayan namin itong issue. Ano po ibig sabihin ng good governance at ano kinalaman po doon sa procurement na tinatransfer po yung procurement ng plastic lisensya sa bidding from LTO going to DOTR? One month, nung bago po namin i-issue yung special order na yan, ay nagpre-prepare kami nung tinatawag nating strategic budget review, no? And magkakaroon kami ng budget review ng February 22, no? And one month before that, nire-review po namin yung organisasyon ng DOTR. Alam niyo po, bago lang din ako sa gobyerno at pinag-aaralan ko yung organisasyon. And nakita ko na maraming mga sectoral office ang DOTR na yung budget ay under po sa amin, no? Opo, opo. Kasama dyan ang LTO, ang LTFRB, ang MRT3, ang Philippine Rail Institute, no? Opo, opo. So yan po ay part ng DOTR po yan. Ang nangyari po kasi, sir, nung nanghimasok po itong DOTR sa pamamagitan ng special order, na-stop po yung pag-procure at pagbibid dahil nga po dito sa special order. Yan pong sinasabi ng mga taga-LTO. Alam niyo po, kung hindi kami nakialam dyan, ha, hindi pa namin nalaman na hindi pa sila ready, no? In fact, nung sinabi namin, yung inilabas namin yung special order, hinihingi namin yung terms of reference. Kung ready na sila, dapat meron silang terms of reference, no? Eh, hinihingi namin yung terms of reference, sabi nila, ginagawa pa. And binigyan namin sila ng deadline ng February 15. Hindi pa rin daw tapos, no? Ibig sabihin, kung sila man ang magpuprocure, eh, hindi pa rin nila magagawa dahil hindi pa nila natatapos yung terms of reference, no? And uh-huh. Na-submit po nila yan sa amin ng
March, last week of March. Noong February 1, tumutol po yung LTO sa pinalabas po ng special order. Napakadali naman po. Ang gagawin lang, mag-submit kayo ng terms of reference. Meron tayong central back office, meron tayong central bids and awards committee. No? Pwede nagpalabas ka ng special order o hindi, magkakaroon pa rin kapusan sa plastic ID? Opo, kasi hindi nga sila ready. Kasi kung sumunod lang sila doon sa order, binigay nila yung terms of reference, sana nagawa na natin kaagad. Bakit tayo po nila ibigay yung terms of reference daw po, Secretary, sir? Sinasabi nila ay hindi pa daw tapos, inaayos pa. So, ibig sabihin ay hindi pa sila ready. Base po sa interview ko sa kanila a few days ago, ready naman daw po sila. In fact, maraming beses sila nagsabi sa inyo, sa DOTR, na yung bank malapit na po maubos yung inventory sa plastic ID. The DOTR was properly informed daw po. Bakit alam nila na malapit na maubos? Bakit hindi sila makipag-cooperate? Bakit ang napakadali naman na ibigay sa atin yung terms of reference? Actually po, pag tulong-tulungan dapat namin yan. Ang hindi ko lang maintindihan, sabi nila, hindi pa raw tapos. Nagbinigyan namin sila ng deadline, hindi nila na-submit. Eh kung sila ang mag-procure, bakit hindi nila maibigay sa amin yung terms of reference na yan? Yan ang ginamit namin ngayon. No? Binigay din naman nila, yung terms of reference na yan, end of month okay. Na. So ibig sabihin, sila po ang nagmamatigas na ayaw ibigay ng terms of reference. Ano po ang dahilan bakit ayaw po ibigay ng LTO in terms of reference po, Secretary? Pinag-aaralan pa daw po, nire-review pa nung kanilang executive director. Kung hindi po ako nag-issue ng administrative order na yan, parang hindi pa rin sila ready. February, binigyan namin sila ng deadline, dapat naibigay na nila sa amin. Saan nila po sana? Sa ngalan patas ng pamamayag, nasa linyang telepon si Asek Jose Arturo Togade Jr. ng LTO. Asek Togade, magandang hapon, sir. Hi, Senator. Magandang hapon sa, po. Sa kabilang linya po si Secretary Bautista. So, ang problema pala talaga dyan sa LTO, base po kay Secretary Bautista, kasi humingi pala si ang DOTR ng terms of preference, iniipit nyo na po dyan sa LTO at ayaw nyo ibigay. So, sabi niya, whether or not merong pinalabas na special order o wala, talaga magkakaroon daw ng kakapusan pa rin sa plastic na ID. Opo. Sir, regarding po sa terms of reference, ang gumagawa po sir ng terms of reference, ang nag-a-approve rin po niyan ay yung Bid and Awards Committee, yung BAC po. Mm. Ang dahil po ang bidding is with DOTR, BAC po ng DOTR ang gagawa po ng TOR. Okay. Ayun naman pala, Secretary Bautista. So, bumabalik tayo ngayon sa DOTR. Kasi ang gumagawa pala ng TOR ay yung taga-box at yung box ay nagagaling pa pala sa DOTR mismo. Opo, pero po yung pong terms ay manggagaling sa LTO dahil sila ang user, no? Sila ang nakakaalam niya. Kaya nga ang mangyayari dyan talaga, dapat this should be a joint effort of LTO and DOTR. Okay. So, ibig sabihin yung terms po dapat manggagaling sa LTO. So LTO, opo, iniipit nyo rin ata yung terms o ASEC. Sir, actually lahat po ng dokumento na hiningi po ng DOTR, nabigay na po namin sa kanila. Kailan niyo po binigay, sir? Nung hiningi po nila. Kailan po yun? Nung hiningi po nila sa amin, ang huling dokumento na hiningi po nila sa amin, March 21, nabigay po rin namin yung dokumento na yun on the same day nung hiningi po nila. Yung terms of preference po, or yung terms na yung sinasabi ni Secretary? Yes, sir. On that day, nag-meeting po kami March 21 sa office po sa CAA po. At doon po, meron po mga dokumento na hiningi po sa amin. At on that same day, binigay rin po na. No, March 21 daw, hiningi yung terms sa kanila doon sa CAAP. That same day, naibigay rin agad yung terms, Secretary. Hiningi yan as early as January. Binigyan ng deadline, by February 15, hindi pa rin naibigay. No? Naibigay yan end of March. Asek, January pa pala binigay, tapos binigyan ng deadline February 15, March yung naibigay. Paano yan, Asek? Opo. Sir, siguro po maganda dito, humanap po kami ng solusyon ni Secretary Jimmy Bautista para po matugunan yung problema po. Yung mga nangyari po, nangyari na po yan. At siguro po ang pinaka-importante po ngayon, gumawa po kami ng strategy para po hindi na po maabala yung ating mga kababayan. Yung po importante kasi nga po, kaya natin natatalakay ito ngayon dahil binabahan na po kami ng reklamo. Tama lang ho ba yun na papalitan po natin yung sistema na dati-dati po yung pong procurement, yung bidding ng plastic ID sa lisensya ay ililipat sa DOTR? Alam niyo po yung aming administrative order, hindi naman po lahat ng procurement ng LTO, no? Ito lang yung mga malalaking procurement, no? Kasi po gusto lang natin masigurado na
magkaroon ng fair and competitive bidding para po makuha natin yung best benefit para sa ating gobyerno, para sa ating mga stakeholders, no? Yun lang po ang objective noon. Gusto lang po natin na mailagay sa ayos, no? Part po yan ng good governance na gusto naming pa-implement dito sa department. Kami po sa DOTR, we will work closely with LTO. Gagawin po lahat ng DOTR ang kanilang magagawa para masolusyonan po itong problema na ito, no? As soon as possible. Sa salamat po, Secretary Asek. Atugade, yes, dapat po impormahan nyo po lahat ng traffic enforcement agency tungkol po din sa nangyari na papel po ang ini-issue at legit po yung mga papel na yon na para sa sagay hindi po maharas yung mga nakatanggap na papel na lisensya. And at the same time po sir, I need a last word from you sir. Asik. Opo, una po Senator, nakipag-tinawag na po namin yung mga deputized agents po natin sa LTO, tinawag na rin po natin yung mga ibang traffic enforcement units of the different LGUs, pati na rin po yung bago pong PNP HPG director po, sumama rin po dun sa pagpupulong-pulong natin. Dun po pinag-usapan po yung gagawin po natin. Dun po pinag-usapan kung na kailangan po i-acknowledge, i-honor yung receipt po na pinag-uusapan po natin. At aware na po lahat po ng ating mga law enforcement officers. Dun naman po sir sa side po ng LTO, kami po ay tuloy-tuloy po kami nakikipag-ugnayan with the DOTR. Ngayon po sir, ang LTO, meron po kaming tinitignan na isang programa na gawin pong digital yung driver's license po. Tuloy-tuloy po yung aming pag-aaral nito at sana po by next week or in 2 weeks from now, sir, ma-launch na po namin yung digital license na pinag-aaralan po namin. Sige, pag-aaral po na mabuti, sir. Ha? Huwag basta-basta. Baka mamaya sumablay, yes, na naman.